Okay, so let's have a recap first of the FIFO method using this particular activity. Okay, so the company uses the FIFO method in its processing or process cost system, and the following data, okay, concern the operations of the company's first processing department for a recent month. Okay, so binigay sa atin yung mga information, and what we are going to do is we will be preparing the process cost report, okay, using FIFO method para makompleto natin yung buong steps. So first things first, let us prepare our formula. So ito yung formula natin, lakihan lang natin para makuha natin lahat ng steps, no? Okay, so we have step 1 muna. So step 1, let us identify first the physical units that we are going to allocate. So let's go back to the problem. According to the problem, the beginning work in process has 400 units. And for the current, okay, sinabi, units started into production during the month is 15. So ibig sabihin, yun yung total na physical units. 400 sa beginning, tapos 15,000 doon sa current month. Okay, so paglalagay natin yun, so 400 ito, tapos 15 ito. Yun. So let us establish ngayon kung ano yung mga details. Okay? Kasi after nating makuha yung physical units, next thing is we're going to determine the EUP already. And the EUP is based on the information na naka-establish. So, alam natin yung beginning natin is 400. Yung started and finished currently. Okay? So, balikan ulit natin yung problem. So, sinabi, units completed and transferred out is 14.5. So, kung 14.5 yun, completed and transferred out to lahat-lahat. So, kung may 400 dyan na galing sa beginning, 14,100 lang ang ngayon sinimulan at ngayon din natapos. So, 14,100 ang ilalagay natin dyan. 14,100. Tapos, yung ending natin is, based on the information here, ang ending daw natin ay 900 units. Okay? So, 900. Okay, try natin i-total kung tama yung ating allocation. So, yun. Sakto. 15,400. So, ang next natin gagawin ngayon is i-determine natin yung EUP percentage. Okay? So, what is the EUP percentage of our items? Okay? So, para makita lang. So, sinabi dun sa problem, the percentage completion as to materials is 60%, tapos 40% as to conversion cost. So, ibig sabihin, kung 60% completed na, 40% na lang tatrabahuin natin ngayong month. Tapos as to conversion, kung 40% na yung nailagay na conversion cost niya, then 60% pa yung tatapusin natin. So, how are we going to put that? So, ito, 40%. Okay? Tapos ito, sa conversion ko, 60%. Sorry. Sumobra. 60%. Yun. So, yun na yung EUP niya. Automatic. Okay, compute lang natin. So, 40% ng 400 is 160, tapos 60% ng 400 is 240. Okay, take note, beginning kasi to. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin dito is ilang percent pa yung gagawin. Okay, beginning inventory kasi yan eh. So, kung natapos na yung 60 sa materials, 40 na lang yung tatrabahuin. Kung natapos na yung 40 sa conversion, 60 na lang tatrabahuin. Kaya yun yung lumabas dito. Para doon sa started and finished currently, automatic 100% na yan. Kasi ngayon nasimulan, ngayon din natapos, so 100%. As to the ending, anong sinabi? That's 90% complete sa materials, 40% complete sa conversion. Okay? So ito, automatic, yan na yung itatype mo. Kasi nangyari yan ngayong month, 90 and 40%. So this is 90%, plus ito 40%. Yun. So, kompleto na tayo sa EUP ngayon. Ang next na lang natin gagawin, step 3, aalamin natin kung
magkano yung ating total cost. So, unahin natin yung cost nung beginning inventory. Ang sinabi doon, ang nagastos sa materials, 1,944. So, i-type ko na, 1,944. Tapos, yung nagastos sa conversion cost, 4,512. Okay. Next, yung sa current cost, ano daw yung mga nagastos currently? Okay, yung during the month. 419,953. Tapos, 418,950. Okay, so yun yung amount natin dyan. Okay, so anong next natin gagawin? Step 4. We're going to compute for the cost per EUP. Paano mo ulit isosolve yun? Dahil FIFO tayo, ang gagamitin mo lang will be, kunin mo lang yung current cost kasi i-divide natin yan doon sa total EUP. Huwag mong i-allocate yung beginning kasi ito, ibibigay natin automatic yan sa beginning work in process sa total cost niya. Tapos ito, that's going to be equal to 418,950 divided by 14,700. So, bakit siya nag-error? 28.5 lang naman yun. Check natin yung bakit siya ganun. So, ang lalabas dito is 28.5. Anong format? Wait lang. Check ka lang yung format. Ah. Baka nagka-error lang. Ay, grabe naman yung decimal place kasi nito. Kulang. Yun. Ayos. So, 28.5 ang lalabas dito. Na cost per EUP. Okay? So, what's next? Next is we are going to allocate the cost. Okay? So, yung galing sa beginning, okay? So, di ba, ang cost allocation kasi natin sa beginning work in process will be automatic, ibibigay natin yung cost niya nung beginning of the year or beginning of the month or yung nagamit nung last month na finorward this month, automatic sa kanya yon. Plus, anong next mong gagawin? Yung current na EUP niya, i-multiply mo dun sa cost per EUP. Kaya ang lalabas dito is 160 times 7.90, 1,264 yun. Yung sa conversion cost naman, that's going to be 240 multiplied by 28.5. So, that's going to be 6,840. Okay? So, all in all, pag tinotal mo, ito yung mapupunta kay beginning, work in process. Yung started and finished currently, anong gagawin mo doon? Kunin mo yung 14,1, i-multiply mo ng 7.90, ito na yun. Kunin mo yung 14.1 dito, multiply mo ng 28.50, ito na yun. Tapos finally, ending inventory, kunin mo yung 810 na EUP, multiply mo ng 7.90, ito yun. Kunin mo yung 360, multiply mo ng 28.5, ito na yun. Okay? So ang kailangan mo lang masiguro is after mo i-consider lahat, dapat mag-balance yung total cost dito at saka yung total cost dito. Okay? And then finally, yung last step natin, kasi hindi natin alam kung ano yan. Pero ang sinabi kasi dun sa problem is this is going to be first processing department. So may next processing department pa siya. So malamang work in process to work in process yan. So pag ginawa natin yung computation muna, yung ililipat natin, hindi ko kasi sure kung anong klaseng kung saan siya. So ilagay na lang natin work in process second process. Okay, tas ito, work in process, first process. Yan, kasi ano eh. Diba? So, manggagaling tayo sa first process, tapos mapupunta sa second process. Okay, so saan nakuha to? Kunin mo lang yung total nung mga na-transfer out mo ngayong month. So, yun. So, those are basically the
answers, okay, to our activity. Yan. So, yun na yung summary ng ating FIFO. Okay, so ano lang ulit ang kailang tandaan sa FIFO? Sa FIFO kasi, sineseparate yung cost ng beginning at saka yung ngayon natapos. Okay, hindi katulad sa weighted average, basta natapos mo ngayon lahat, no issue, yun siya. Okay, yun na yun. Basta kung natapos ngayon, automatic 100%. Regardless kung nasimulan ba siya nung last month or ngayon lang nasimulan. Okay. So, may summary solution din yan. Nandito rin lang yun. Yan. So, andun din lang yung mga answers natin dito. Yan. 527,800 yung total. Yan. Okay. So, anyway, that is for our FIFO. Okay. So, for our final practice set para doon sa ating weighted average and FIFO, gawin natin yung mga sample na nandito sa ating material. So, unahin natin yung weighted average. So, doon sa ating weighted average, ito yung data natin. Okay, so the company provided you with the data and you are going to prepare the complete process cost report under yung ating weighted average method. So, ang gagawin natin, i-plot natin yung data. Okay, gamitin natin yung ating formula. Okay, so using the same formula that we used last time, let us try to determine kung magkano yung ating total process cost items. Okay, so start tayo dito. Ang una natin gagawin kasi is we are going to determine the physical units. So let us determine kung magkano yung or ilang units yung galing sa beginning inventory and yung started na ngayon lang. So according to the problem, yung units ng ating beginning inventory ay 900. Tapos yung nasimulan ngayon, okay, ay 10,000. So i-plot natin yon. So this is 900 and this is 10,000. Okay. So next, next natin gagawin is we are going to go to step 2, determine the EUP. Okay? So, kailangan nating alamin kung ilan doon sa total na 10,900 yung na-transfer at ilan yung naiwan. According to the problem, out of the total items, ang units completed and transferred out is 10,100. Okay? Tapos, yung units na nasa work in process ending is 800. So, malamang, yun na yun. So, 10,100 yung natapos. Okay? Tapos, 800 yung nasa ending. Kasi 10,800 yung total. Okay? So, ngayon, mas simple kasi sa weighted average, kung ilan yung transferred out, automatic, bigay mo na ng 100% na EUP yan. Kasi, hindi naman natin hinahati yan according to kung beginning ba yan or ngayon lang nasimulan at ngayon natapos. Kasi, weighted average to. So, lahat ng transferred out, automatic 100% ang EUP niyan. Okay? For the ending, sundan natin kung ano yung given sa problem. According to the problem, the units are 90% complete as to materials and 20% as to conversion. So, kopyahin lang natin siya. So, 90% dito. Tapos, 20% sa conversion. Ayos. So, tapos ka na sa step 2. Next natin gagawin, punta tayo sa step 3. Ang gagawin natin sa step 3 is alamin natin yung mga total cost. So, paplot natin yung total cost na nanggaling sa beginning at saka yung ngayon na nagastos lang. So, anong sabi sa problem? Yung cost from the beginning inventory, yung materials natin, 6,768. So, 6,768. Okay? Tapos yung sa conversion cost, 3,186. Okay? So, yun yun. Yung cost currently, sabi doon, cost added to production during the month. Yung materials, 97,104. Okay? 97,104. Tapos, yung sa conversion cost,
356,940. Okay, so yun yung ating total. Okay, so dahil tayo ay weighted average, kukunin natin yung total na cost, materials, and conversion. Para pagdating mo sa step 4, ang gagawin mo lang, kunin mo yung total, dahil naka-weighted average tayo, yung total natin, total cost, i-divide natin sa EUP. So, lalabas yung ating answer dito. Okay, so that will be our cost per EUP. Anong purpose ng cost per EUP natin? Yun yung gagamitin natin para ma-determine natin kung magkano yung ma-allocate na cost dun sa transferred out at saka sa ending inventory. Okay? So, para na-compute ulit ito, kunin mo lang yung 10,100, multiply mo dun sa 9.60. So, ito na yung cost sa transferred out. Paano nakuha ito? Kunin mo yung 10,100 na nandun sa ating transferred out, multiply mo dun sa 35.10 na EUP, na cost per EUP, lalabas ito. Okay? Tapos yung sa ending, ganun din, kunin mo yung EUP ng ending, multiply mo sa 9.60 na cost per EUP, lalabas yung 6,912. Tapos yung 160 doon, multiply mo sa 35.10, lalabas yung 5,616 na cost ng ending inventory. Pag tinotal mo, basta ang kailangan tandaan, mag-balance ito. Okay? So, we are not sure kung ano to, kung saan nang galing to. So, malamang this is going to be first processing department, so meron pa siyang second. So, ang debit natin dito will be work in process papuntang second process. Okay, tas ang debit natin will be yung work in process galing sa beginning. First process. Yan. Kasi nang galing siya sa first process, papunta siya ng second process. So, ganun yung entry natin. Yan. So, madali lang kapag weighted average. So, these are our answers. Ito yung physical unit. Ito yung EUP. Ito yung ating total cost. Ito yung allocation natin ng cost per EUP at saka yung allocation ng cost, total cost natin between your transfer out and ending. Okay. So, yan sagot natin sa problem na yan. Okay. Okay, so para mas maganda yung presentation, tingnan na lang natin dito. So this will be step 1 to 3 nung ating answer. Okay, para makuha natin yung physical units, EUP at saka total cost. And then for our step 4, yung cost per EUP at saka yung cost allocation nandito naman. Okay. So let's proceed naman dun sa FIFO. Okay? So sa problem na to, yung ating process cost will be using FIFO method and we are also given the data. Okay, so for FIFO, we have a similar formula pero we have a different categorization of your items na natapos. So let us present our FIFO formula. So ganun ulit, ang first step natin is to determine mag-ilan ang physical units galing sa beginning at saka yung kaka-start lang ngayon. Okay, so hanapin natin sa problem. According to the problem, 200 ang galing sa beginning, tapos 20,000 yung nasimulan ngayon. Okay, so yun yung ilalagay natin. This is 200 and this is 20,000. Okay, so if we go to the EUP, ang first mong aalamin, ilan ba yung physical units na galing sa beginning? Edi yun din lang, 200 pa rin yun. Okay? Pagkatapos, kung ang ating total na natapos, sabi doon, units completed and transferred out is 20,000, and out of the 20,000 is may 200 na nanggaling sa beginning, ibig sabihin 19,800 lang yung nasimulan ngayon at saka ngayon din natapos. Okay? Tapos, meaning, ang ending natin, 200. Okay? So, ganun yung ating item. So, para kayong, ang kailangan mo lang tandaan, mag-balance dapat yung total physical doon at saka yung total dito. Okay? Now, let us determine kung ilan ang EUP niya. Balikan natin yung problem. Hanapin natin kung ilang percent complete na yung ating beginning. So, sabi, as to our beginning
items, 80% complete sa materials, 10% sa conversion. So kung 80 ang natapos, 20% pa yung tatrabahuin, so 20 ang EOP dito. As to conversion cost, 10% yung natapos, so ilan pa yung tatrabahuin? 90 pa. So 90% dito. Para dun sa started and finish currently, automatic 100% na yun. Kasi ngayon nasimulan, ngayon din natapos. And then for the ending inventory, ilang percent complete daw? 80% at saka 50. So since ngayon yan, natapos, kukopyahin mo na lang yan automatic. 80 at saka 50. So 80% and 50%. Okay. So now meron na tayong na-compute na EUP. Okay. Total EUP natin. What is our step 3? So step 3 natin is i-plot natin lahat ng cost. Okay. So unahin muna natin yung cost ng beginning. So according to the problem, yung cost ng beginning natin as to materials, 800. As to conversion, 408. Okay? So 800 dito, tapos 408 dito. Yan. So again, reiterate natin, hindi yan, hindi natin ito i-allocate or isasama sa pagkocompute ng cost per EUP. Ang hinahanap lang natin is yung pang-current cost. Okay? So sa current cost naman muna, ang nagastos daw sa materials, 96. So, 96,000 to. Tapos, yung nagastos naman sa conversion, 413,648. 413,648. 413,648. Yan, para sakto. Okay. So, ang purpose lang kung ba't ko siya tinotal ay para lang masiguro natin na yung total cost dito later on, magko-coincide dun sa total dito. Okay, pang double check lang. Pero, for purposes of computing your cost per EUP, dahil FIFO tayo, again, repeat natin, yung ang dinidivide lang natin, okay, ay yung current cost divided by the total EUP. Okay? Current cost lang. Kasi yung beginning, automatic i-allocate natin yan sa ating beginning work in process. Okay? Sige. So, paano nakuha yung 4.8? That's going to be 96,000 divided by 20,000. Tapos, paano nakuha yung 20.6? That's going to be 413,648 divided by 20,080. Okay? Yan. So, paano natin ngayon i-allocate yung ating costs? Automatic, yung nagastos from the previous period, bigay mo na agad kay beginning. Pagkatapos, magko-compute pa tayo ng additional cost kasi meron pa siyang EUP dito. So, 40 times 4.48, that's 192. Tapos, 180 times 20.60, that's going to be 3,708. So, yun na yung total na naka-allocate kay beginning. Next tayo, yung started and finished currently. Ang gagawin mo lang, 19,800 multiply mo sa 4.8. Okay? So, yun yung sagot mo dito. Okay? Tapos, paano nakuha ito? So, kunin mo lang yung EUP nun, multiply mo dito. Okay. Yan. Pagkatapos, yung kay ending inventory, paano nakuha yan? O, ganun din. Yung EUP niya, multiply mo dun sa cost per EUP. Tapos dito, yung EUP, multiply mo ng cost per EUP. So, i-total lang ulit natin para makasiguro natin na kung magkano yung total dito, yun din yung total mo dito. Okay? Yan. Again ha, ang pinaka-importante dito, reiterate natin yung computation ng ating EUP or cost per EUP. Ang cost per EUP, yung current cost lang divided by EUP. Okay? Pati sa ating conversion cost. Yung current cost lang divided by or total EUP. Okay. Tapos, yung pinakahuling process, aalamin natin kung magkano yung total nito. Kasi yun yung total na transferred out natin. So, ang formula natin, kunin lang natin yung total ng tatlo, yun yung matatransfer sa second process kasi first process pa lang to. So, yan yung answer natin dyan. Okay? So, para lang mas maganda yung presentation, lagay na lang natin siya dito. So, this is step 1, step 2, and step 3.
for your determination of your process cost. Okay? Process cost report natin. Tapos, step 4 and step 5. So, lahat ng possible na may tanong sa'yo dyan, nandyan na. Okay? So, lalabas naman na yung mga items. Hanapin mo lang siya dun sa ating report. So, that's the end of our final practice set para sa ating process cost report under FIFO and weighted average.